at higit sa lahat, sandata ng pagpupuri sa ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, kapatid, pag yan ang ginamit niyong weapon sa mga bagay sa buhay niyo, sa mga bagay na alalahanin niyo sa buhay, pag yan ang ginamit niyo, tsaklong kapatid, tagumpas ka! Siyang papatay sa lahat ng naglilipat
templo, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumama sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Dapat po, lagi tayong handa. Kung ano yung weapon kanina na sinasabi ko po, yan po ang gamitin niyo sa mga bagay na mga masasama dito po sa ating mundo. Remember, the battle is the Lord. Tandaan po natin, ano mga bagay na kasamaan dito sa mundo, ano mang battle na dumarating sa atin, tandaan po natin, ang laban ay sa Diyos, ay hindi sa iyo kapatid. Amen. Hindi mo laban yan. Laban ng Diyos yan. Amen. 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 Kaya kailangan sabi, remember, the battle is the Lord. Hindi mo laban yan, kapatid. Dumating ka man sa kahinaan, dumating ka man sa kaguluhan, battle yan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Sabi dyan sa 2 Corinthians chapter 20, verse 15, sabi po dyan, at sinabi niya, makinig kayo, Haring Yehoshaphat, at kayo mga taga-Huda at Jerusalem, ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway, ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Kung marami ka mang kaaway, marami ka mang pagsubok, marami ka mang kaguluhan, ang Diyos ang makikipaglaban, hindi ikaw kapatid. Ang gagawin mo lang kapatid sa pakikipaglaban, magpuri. Magpuri pagdating sa ating Panginoong Jesus kasi ang laban ay laban ng Diyos. Amen. Hindi mo laban yan kapatid, kaya huwag kang ma-paralyze kung ikaw ay dumarating sa mga bagay na kaguluhan sa buhay mo. Bagkus ikaw ay maging malakas. Amen. Magpuri ka, mag-worship ka kung ikaw nanghihina, dumarating sa iyo ang pagsubok, magpuri ka sa Lord. Mag-worship ka sa Panginoon kasi bakit? Ang laban na yan ay laban ng Diyos. Hindi mo laban ng kapatid. Kung baga ang kanta ni Pacquiao, di ako susuko, isisigaw sa buong mundo. Iyo sa'yo. Para sa'yo, laban ko to. Sabi ng Lord, anak, para sa inyo, nilalaban ko ito. Kung si Pacquiao sabi, papayag ang Diyos na ikaw ang lalaban. Ang magagawa mong laban sa gawa ng kaaway, worship to God. Yan ang magagawa natin. Mag-worship ng mag-worship sa Lord. Bakit? Pag ikaw ay nag-worship sa Panginoon, number 3, rest in God victory. Ang tagumpay natin ay nasa ating Panginoong Jesus. Pag ikaw ay nagpupuri, ang tagumpay mo ay nasa ating Panginoong Jesus lamang. Magtatagumpay ka dahil sa pagpupuri mo pagdating sa ating Panginoong Jesus. How do you conquer by faith instead of being paralyzed by pain? Paano daw po natin malulupig sa pamagitan ng pananampalataya yung mga bagay sa dumating sa ating buhay sa halip na maparalisa tayo, maparalisa tayo ng takot. Kasi kamaramihan po talaga maraming napaparalisa ang takot. Tatakot tayo, wala akong pambahay ng kuryente, parisala tayo, hindi na tayo magpipray, hindi na tayo mag-worship. Yan yung doon tayo pinaparalisa ng kaaway. Paano po ba yun? Kapag tayo po kasi may problema sa buhay, yung takot ay nauuna. Pag natakot yung nauna na yun, nauna yung takot sa ating buhay, mapaparalisa ka talaga. Hindi ka na mag-i-interact, hindi ka naghagalaw, hindi ka nakikilos, kasi may takot ka na. Pero alam niyo po, kailangan, sabi nga, trust God power. Kailangan magtiwala ka sa Diyos. Use God weapon and the pan, finally, sabi po dyan. Rest in God victory. God is the one who win to victory and we rest in His victory for us. Kumbaga, magpapahingahin ka ng Diyos sa pamamagitan ng tagumpay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen? Amen. Kumbaga, yung tagumpay na ibinigay ng Diyos sa iyo, doon ka
kapatid. Amen. Doon ka panalo, doon ka tagumpay. Higit sa lahat, doon ka magpapahinga sa tagumpay na ibinigay ng Diyos sa iyo. Sa'yo at pagpapahingahin kita sa anong kapaguran.
Nung dumating yung time na pagod na po ako, sabi ng Lord sa akin, anak, pagpapahingahin kita. Alam niyo po, nagpuri lang po ako sa Lord. Nagpuri po ako sa Lord, lahat na nandito po na sakit, lahat po na baklas po yan. Sabi ko, Lord, ito lang pala yung weapon. Bakit hinintay ko pa yung time na bibitaw pa ako? Bakit hinintay ko pa, Lord, na pagod na ako? Bakit hinintay ko pa yung dumating yung time na sasabihin ko lang hindi ko na kaya? Pero ang sabi para ng Lord, magpuri ka lang, anak, lalakas ka. Alam niyo po, nagpuri po ako sa Lord. Nagpuri ako sa Lord. Sabi ko sa Panginoon, thank you, Lord. Thank you, Lord. Kahit gantong pagsubok, thank you, Lord. Sabi ko, Lord, kahit gantong kinahimnan ng aking buhay, thank you pa rin sa Lord. Kahit nakawalan, kahit anong sakit, sabi ko, Lord, thank you, Lord. 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 Alam niyo po, nagtaguntay po ako. Nagtaguntay po ako. Kaya kapatid, gamitin mo yung weapon na iniwan sa puso mo ng ating Panginoon Jesus. Magtataguntay ka! Sabi ng Lord, laban! Laban! Huwag kang susuko! Huwag kang maayaw! Huwag kang magandang ang sasabihin mo sa Lord, Lord, kakaapit ako sa iyo! Lalapit ako! Ayaw. Huwag kang bibigay. Yun ang gusto ng Lord. Magtiwala ka sa ating Panginoong Jesus. Tayo po tumayo sa presence ng ating Panginoong Jesus. Na parang nanghihina ka na.
Sino ba sa oras na ito, sa panahon na parang gusto mo nang umayaw? Gusto mo nang bumitaw sa mga bagay na problema na dumating sa buhay mo? Pero sabi ng Lord, trust God. Magtiwala ka lang sa akin, anak. Yung laban na yan ay hindi mo laban, laban ko to. Ang Diyos ang lalaban sa atin, hindi po tayo. Walang magagawa ang lakas natin, kapatid. Kahit sabihin mong mayaman ka, kahit sabihin mong marami kang kayamanan, kahit sabihin mong sobrang lakas mo pa, hindi mo kayang labanan yung mga bagay sa buhay mo. Pero yung Diyos na pagkakatiwalaan mo sa buhay, ito yung Diyos na kayang ilaban anumang meron ka sa buhay. Kaya sabi ng Lord, huwag kang aayaw, huwag kang susuko, huwag kang bibitaw. Sabi ng Lord, palalakasin kita. Sa panahon po ito, sino man po ba yung nakakaranas ng parang nangihina ka na? Yung parang aayaw ka na? Yung parang ayaw mo na kasi hindi mo na kaya yung mga pagsubok sa buhay mo? Mag-worship ka sa Lord. Magpuri ka sa Panginoon. Makikita mo kapatid, lahat ng pagpupuri mo sa Panginoon, sa bawat pag-worship mo sa Panginoon, unti-unting binabaklas ng Diyos anumang merong bigat sa buhay mo. Sabi ng Lord, trust God, worship to God, learn